Eto nga mga kabuting-ting, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video mga kabuting-ting, ginagawa natin ang training box. Eto ang ating mga warriors dito, ayan. So gumagawa tayo ng training box natin para mampisahan na natin yung pagtatrain natin sa kanila para maitos na natin sila paunti-unti. Ayan, so ito papakita ko sa inyo yung ginagawa nating training box. So eto mga kabuting-ting yung ginagawa nating training box. Ayan, so DIY lang yung ating training box. Siyempre dun tayo sa makakatipid tayo, di ba? Ayan. So ito is foldable yan mga kabuting-ting, mamaya papakita ko sa inyo. Kaya samahan nyo ako today. Tara! Mga kabuting-ting yung ginagawa nating training box. Ayan, so DIY lang to mga kabuting-ting. Alam niyo naman dito sa channel natin, mahilig si Daddy Buting-ting sa DIY. Syempre doon tayo sa makakatipid. Imbis na ibibili natin ang training box, eh ibili na lang natin ang mga patuka ng mga alaga natin, syempre, di ba? Ayan, so eto mga kabuting-ting is foldable nga to. Papakita ko sa inyo kung paano siya natutupi. Para nun kapag wala na siyang laman na kalapate, eh, is mas madali siyang bit-bitin, di ba? Mas maliit na siya kapag wala ng laman. So eto, ipo-fold lang natin yung pintuan, papasok, ayan. And then yung isa naman. Ayan. Ayun, di ba? So natupi na yung dalawang pinto. And then yung magkabilang gilid na kabuting-ting is foldable yan. Ayan, di ba? Ayun, bumagsak mo sa kabila. Ayan, hindi yan nasira, napo-fold lang talaga. Ayan, di ba? So napakagaling, parang transformer, di ba? Natutupi, ayan, di ba? Ang laki. Pagka nakabuo siya, malaki siya. Pero pagka naitupi natin, is napakadaling bit-bitin, di ba? Ayan, mas convenient, mas madali. Ayan, di ba? So kapag natapos na natin yan, silalagyan natin ang lock yan para hindi bumubuka, kasi yan, bumubuka siya, di ba? So kapag nakatupi yan, subukan natin kung matutupi, kung mag-isa to, ha? Ayun, bumubuka eh. Ayan, so eto, isa to. So eto, ayan, ganyan lang siya kanipis mga kabuting-ting kapag natupi na natin. Ayan, napakanipis lang, di ba? So isang hawak lang na ganun is ma-bibit-bit na natin itong ating foldable na training box. So lalagyan pa natin yan na lock dito, magkabila pati sa ibaba. Sa ganun eh, hindi bumubuka kapag wala ng laman, kapag ipo-fold na natin, di ba? So napakadali lang bit-bitin ito kasi nga napaka nipis na lang pagka wala ng laman, di ba? Ayan. So DIY lang yan mga kabuting-ting. Dito lang yan sa channel natin na Daddy Buting-ting's Mini Eatery, kung saan lagi tayo nagdi-DIY para makatipid tayo sa mga alaga nating hayop, di ba? So kung gusto nyong gayahin to is napakadali lang naman. Ayan. So papakita ko sa inyo yung mga bisagra. Ayan, di ba? So ayan yung mga bisagra natin sa loob at sa labas kung paano siya naging foldable. Ayan. And then yung sa ilalim. Ito. Ito yung mga pintuan natin sa gilid. Ayan. So, dito siya nagtatago kapag ka naka-fold na nga siya. So, napakadali lang naman gayahin na ito mga kabuting-ting bukas kapag ka nakita nyo na yung finished product natin. Mas madali nyo makokopya to. Ayan. And then, kung gusto nyo ng tutorial kung paano ko ginawa to, just comment kayo sa ating comment section para makagawa tayo ng tutorial kung paano gumawa ng training box na foldable katulad nito. Ayan, DIY lang, di ba? Pero maayos na rin kahit paano, foldable na rin, mas presentable na rin, di ba? Ayan. So iwan muna natin yung training box na ginagawa natin dito. So paliparin na natin yung ating mga warriors dahil oras na nang lipad. Time check. Ay, wala pala orilo dito mga kabuting-ting. Kuha muna orilo. Time check, 4:58 PM. Ayan, hinapon na tayo mga kabuting-ting sa pagpapalipad na itong mga warriors natin kasi nga gumagawa tayo ng training box nila. Ayan, bukas makikita nyo kung ano yung tsura ng training box natin. So ito, paliparin na natin itong mga to. So expect ko medyo maikli lang ilipad nila kapag kahapon. Sa umaga talaga sila bumabanat ng loft line, nakaka 30 to 40 minutes etong ating mga warriors sa umaga. Pero sa hapon is ginagawa na lang natin ang paraan kasi nga maikli yung lipad nila, pero hindi ko na sila pino-force fly para hindi sila nagdadapo dun sa mataas na bubong. Ayan, so pagka pino-force fly ko sila is doon sila nagla-landing. So hindi ko na sila pino-force fly, ang ginagawa ko na lang kapag bumaba ka agad sila mga kabuting-ting is itotos ulit natin itong ating mga warriors. Pagpapahingin ko lang ng mga 2 minutes and then lalagay ulit natin dito sa kulungan ng tuta natin. And then i-release ko ulit dito sa landing board ng ating dream loop. So 3 times ko ginagawa yon sa hapon kapag ka talagang maikli lang ilipad nila. So nakaka 3 to 5 minutes lang sila sa hapon kada loop line nila. Kaya tinatatlong beses natin para maikli man yung lipad nila is maraming beses naman sila lumipad. So sa ganung paraan is may exercise pa rin yung kanilang katawan, madedevelop pa rin yung mga muscle sa kanilang mga katawan. Ayan, so paliparin na nga natin itong mga to. Ayan, saktong 5 PM.
nagbabalak na sila lumanding mga kabuting-ting. So medyo maikli nga lang yung low fly nila tuwing hapon. Ayan, expect ko na sa kanila yan kasi medyo gutom na rin yung mga yan. So baka bumaba sila doon sa may kulay green na bubungan kasi nandito tayo sa may landing board. May ilang ng konti itong mga to. Pero ito mukha lalanding na sila dito sa atin. Ayan, rumirekta na. Diba? Ay, medyo naiilang lang ng konti. Bumalik doon, no? Ayan, naiilang kasi sa atin. Pero ito, ayan, ayan, rekta na. Babalik na. Yun, diba? Ayan, ayan, rumirekta na dito sa ating Dream Loft. Ayan, doon sa corridor ng Dream Loft natin sa baba, rumirekta na sila. Hindi na sila nag-book. Kasi nga, hindi na natin sila pinaforce fly. So yun yung disadvantage natin, may mga tabi tayo mga matataas na bubong, kaya hindi tayo pwedeng magpo-force fly dito at dadapo lang sila dyan. So matutupunan pa nilang dumapo sa mga bubungan. So ito, nakita nyo naman, hindi natin pinorse fly, di ba? Rekta sila sa kulungan nila. So ayan, papasukin ko lang ulit sila and then itotoss ulit natin dito sa may Dream Loft natin dito. So ito nga mga kabuting ting, at itotoss ulit natin yung mga warriors natin dito kasi nga medyo maikli lang sila lumipad kapag kahapon. Kaya 3 times ko sila tinotoss para na-exercise pa rin sila kapag kahapon. And ito, sinama natin yung isang warriors natin, yung bago, ayun, yung ating blue check doon. Ayan, so marunong na rin kasi mag-loft fly yan, kaya pasasabay na rin natin sa mga warriors natin dito. So time check ulit tayo. 5:07 PM, yan, di pala kita kanina yan. So 5:07 kanina, naka 2 minutes lang sila, 5:02 sila bumalik. So ito, check natin kung makakailang minuto sila ngayon. Yun, sumama na yung bago nating warriors doon, yung blue check natin. Ayan, so tingnan natin kung makakailang minuto sila ngayon. Kanina 2 minutes lang, napakaikli. Time check tayo. Ayan, so 5:08, naka 1 minute lang yung tatlo natin dito. So antayin lang natin bumaba yung apat and then itotoss ulit natin sila para ma-exercise nga yung mga warriors natin kahit na maikli lang yung lipad nila tuwing hapon. Eh medyo naiilang sa akin kasi nasa landing board ako. So pinaplug ko kasi sila nung mga nakaraang linggo and then ayun nga, nagbubong sila doon nung plinag ko sila kaya hindi na ako nagpa-plug ngayon. Ganado pa yung apat natin mga kabuting ting. So kasama dyan yung young bird natin na tinitrain na marunong na nga. Ayan, sumasabay na sa kanilang mag-loft fly pero hindi ko siya araw-araw pinapa-loft fly pa para hindi naman mabigla, hindi mag-overfly yung ibon natin, di ba? So paminsan-minsan lang. So ngayon sinama ko lang siya kasi nagpo-vlog tayo para makita nyo na naglo-loft-fly na rin yung isang warriors natin dito na check yung ating pinaka-young bird sa kanilang pito. Time check tayo, ayan, 5:11 PM, ayan, 5:11 PM, so nirelease natin, 5:07 or 5:08 kung daw nagkaamali, so nakaka-ilan na, 3 minutes na yung ating apat, and then ayan, sumabay pa yung tatlo, mukhang nabitin, you know, naku, wag lang kayo lalanding dyan sa may bubungan dyan. Yun, ayos. So ito, ang ganada na yung warriors natin ngayon. Wow! Yan, araw-araw natin pinapakain ng malunggay powder yung mga yan para lumakas yung kanilang katawan. Wala tayong pang super saiyan kaya magmamalunggay powder na lang tayo. Yun, so mukhang effective naman. Ayan, di ba? Lumilipad na yung warriors natin. Tingnan natin kung makakailang minuto na sila ngayong second toss. Yun, 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 yun. Yun, oh. Di ba? Rekta lahat dito sa baba. Ito, kompleto. 2, 4, 6, 7. Ayan, kompleto yung warriors natin. At dito naglanding sa ating Dream Loft. Time check tayo, 5:12. Ayan, so kung daw nagkaamali, 5:08 natin na i-release o 5:07. Ayan, so naka at least 4 minutes din sila mga kabuting-ting. So medyo may clip pa rin yun. So papahingay lang natin sila ng konti and then itotoss ulit natin sila. So ito mga kabuting-ting, pang last toss na natin to sa kanila. Pang third toss na nga to ngayong hapon. Ayan, time check muna tayo, 5:17. So kanina naka 4 minutes sila, na doble yung unang lipad nila, no? Mas maganda na yun kaysa sa 2 minutes, naka 4 minutes na sila. So ngayon tingnan natin kung makakailang minuto naman sila sa kanilang pan third toss ngayong hapon. Yun, tingnan natin kung makakailang minuto sila. Ayan, so 5:17 nga natin na i-release. So eto yung mga warriors natin mga kabuting ting, ano, may ikot pa ng kaunti. Ayan, tingnan natin kung makakailang minuto sila. Huwag lang silang dadapo doon sa may bubungan na yun. Nako po, ayun, muntik na. Ayan, mukhang bababa na naman kagad yung mga warriors natin. Di bale mga kabuting ting, basta wag lang sila magdadapo sa may bubong na yon. Okay lang, kaya hindi na nga rin tayo nagpo-force fly para hindi sila dumapo sa may bubungan ng ibang bahay. Para rekta na lang sila dito sa ating loft, sa ating Dream Loft. Naku, mukhang bumay pa yun silang lalanding doon. Naku po, ayun, buti na lang, hindi na tuloy. Ayun, oh, galing oh. Yeah, galing, no? Wow! Yeah,
ba? Time check tayo. Ayan, 5:19. So, naka 2 minutes ulit. Okay na rin yan mga kabuting-ting. Kasi hindi sila nakakalipad kapag kahapon, di ba? Ayan. So, magbabago pa naman yung mga Warriors natin na to. Lalakas pa naman yung mga yan. Kasi nga, medyo bata pa yung mga ibon natin. Ako, nabulabog yung dalawa. Yun. So, ganun nga yung nangyayari kapag ka nabubulabog natin sila. Nagbububong na lang sila. Oh, ayan, no! Ito na talaga sila pinaforce fly. Ayan na yung dalawa. Ayan na, babalik na, di ba? So, ayan. So, yun yung kinagandaan na hindi na tayo nagpo-force fly ngayon. Hindi na sila nagtatagal sa may bubungan. Dati, nung mga nakaraang linggo, nagpo-force fly ako. Nandun sila, natatakot sila. Kaya tumatambay sila na matagal doon sa may bubungan na green doon. Ayan. So, ngayon nga, hindi na tayo nagpo-force fly. Ayan. Mas mabilis natin silang napapauwi. Yun yung advantage. Kaya nga, inuulit-ulit na lang natin yung toss natin para makapag-exercise pa rin sila kahit na wala ng force fly. Ayan. So, papasukin ko muna ito mga kabuting-ting. So, ito na mga kabuting-ting. Ito, gutom na yung isa. Ayan, pinuntahan na tayo. Ito, napakaamo natin kalapati. Ayan, o, diba? Napakaamo ng isang kalapati natin na ito. Ito, mga nagsilabasa na sa gutom. So, kunin ko muna yung patoka nila. Pasok ko muna ito, baka matapon. Ayun, no, nagkaagulo na, oh, para mga langgam, hayop na hayop sa pagkain. Gulong-gulo sila, ayan, no? Di ba, di magkamayaw sa patoka. Gustong-gusto nila yung pinapakain natin sa kanila. Ito, ito yung mix natin. Ayan, so buksan ko lang. Ito, so ito nga yung mix natin sa kanila. Ayan, di ko na ipakita kanina yung grits natin, pero ayan, may halong grits yan. Redstone na merong calcium na mga shells, ayan, meron tayo nyan tsaka mga eggshell nakahalo sa grits natin, and then ayun nga yung malunggay powder natin, nakabind na sa patuka nila, para maging healthy mga warriors natin dito, magaganda yung mga katawan, no? So napakayaman ng ating malunggay powder sa mga vitamina, so, mataas sa calcium yung ating malunggay powder, sa propina mataas din, kaya napakagandang ibigay na supplement sa ating mga kalapate, di ba? Ayan, no? Kaya masigla naman yung mga warriors natin, so sa hapon lang talaga tayo medyo nahihirapan na magpalipad ng medyo matagal sa mga warriors natin. Pero sa umaga nga is nakaka 30 to 45 minutes na sila. Ayan, kapag nasipagan nila mag-ranging, nakaka 45 minutes yung mga warriors natin sa umaga. So yun na muna para sa araw to mga kabuting-ting. Abangan nyo yung ating training box bukas, no? So kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting-ting.